13 pa lang nagtatrabaho na sa Amazon sa Maynila. Nangangat na pagpadit sa Bicol na akong asawa dito. Sa pagtulong ay lagi mo siyang maaasahan. Isa din siya sa ating kalingap na hangad tumulong din sa mahirap. Nelson Vlad. Yan, hello po mga kalingap. Shout out po sa lahat. Yan po. Welcome po sa aking channel. Yan, Nelson Vlogs. Yan po. Ngayon po, andito tayo sa May Basod. So kasama natin si Kuya Marlon sa kasi Ate Ritz. Ayan po, nandito tayo dun sa may binalag ni Ate Ritz dati. So ngayon po, pinapalayas po sila na ngayon dito. Nung unang vlog po ni Ate Ritz, pumayag po na dito muna sila tumira. Yun, so ngayon, ito po yung bahay. So ngayon, nakausap daw yun nung may-ari. Yung nakatira dito, pinapaalis na sila dito para gagawin daw po ito ng bahay. Ayan po makalingap. Ito po, ayan siya si... Ayan po makalingap, lalagyan na sana namin ng yero sa taas. Kasi nga po, nabutas. Butas po yung tumutulo po sa loob. Ayan po, nabilan na namin ng yero. Gagawin na sana namin, kaso lang. Biglang nagbagong isip nung may-ari ng bahay. Pinapaalis na raw sila ngayon. Ayan. Ayan. Ito. Ano yun? Langgam? Okay. Yan mo, salaysay mo lahat. Salaysay mo yung kuwan, sinabi sa iyo. Anong gagawin ka mo? Sino? Sino nagpapuwi sa inyo? May-ari ko, pinapalais na dito. Bakit? Patayuan na ito po nila ng bahay. Dati pumayag naman siya na tumira kayo dito, di ba? Nung unang na-vlog ni Ate Ritz. Ano ba sabi sa inyo? Umalis na lang daw po kami. Eh nung una? Payag. Nung binalag ka namin, binalag namin kayo. Nung po pumayag, nag-ano po yung pag-ano, kinausap po kami dun. Sabi, umalis na daw po kami, tatayuan na lang daw po yung bahay. Kailan sinabi sa inyo? Isang araw. Asan yung kapatid mo? Hindi na rin po napasok. Hindi po. Wala kumakain. Tanggal na po natin. Hindi po na napasok. Sabi ko po ay kapag hindi po na napasok, wala po ano, makain. Natira din po akong tarbaho. Wala din po nagpapadala sa amin. Ako lang po nagbubuhay sa kapatid ko. Yung binigyan ni Ate Ritz yung ng baon ah. Kaya, diba Ate? Ate Ritz, binigyan mo ng baon? Tanggal na po. Ah, pagkat pagbigyan niyo po ng baon. Pumasok siya. Pupunta po sa school ako. Tanggal na daw po si Jordan at hindi daw po napasok. Asa siya ngayon? Hindi po, pauli-huli na lang. Pauli-huli? Ay, pauli-huli. Nung papasok na lugod, ayaw nang papasokin. Ayaw nang papasokin. Ay, nako si Ticker. Paano yan? Anong gagawin niyo ngayon? Mahirap lang nga ito si Ticker. Hingi kayo dun sa may-ari ng bahay kung pinapaalis kayo dito para bigyan kayo ng pamasahe pa uwi sa inyo. Ha? Eh pinapaalis kayo eh. Ilang taon na ba kayo dito nakatira? Ilang taon po kaya gusto din po namin makaalis dito. Minamalit din kami dito. Ah, sino? Yung mga tao po dyan. Malit na binabato pa yung bubong. Binabato nila? Pinapakalawa ng mga tao. Minamalit na lang kami dito dahil hindi naman kami taga dito. Tagal nyo na rin dito eh. Siyempre kilala na kayo dito. Ba't yan nun? Binabato pa yung bubong nyo. Binabato nga po yung mga bato. Ang dalak po ng bato dyan. Nakamatamaan yung gano'ng patakang bato. Buti hindi lumulusot sa bubong. Isira-sira na yung yero. Ah, mayroon? Nagluluto ako. Matok na akong matamaan. Sinasabihan ko naman. Nakita ko tumatakbo ko. Mga kabataan. Well, papalitan na sana namin ng yero yan, kaya pumunta kami dito. Nagbago po ang isip, wala po tayong magagawa, gusto ko din papalitan, bilang po namin ito aming bahay. Ano po mga tao dito, kaya gusto namin umalis dito. Umamalis dito kami taga dito, mayabot daw kami. Tanong kung ginawa sa kanilang masama. Wala din kami, wala din kami makain. Yung mga gamit nyo, pag umalis kayo dito, ano yun dyan?
Ang dami niyan, no? Naka-plastic. Dami niyan. Wala kang mapagsakyan dyan. Mga problema diyan. Kung gusto namin malis, makakaalis po ang. Kanina mga gamit yan? Kay mama mo? Kaya kung malis din dito si mama, mga tao po dito yan. Sa tawa ng mga tao dito. Wala naman kayo mga kapitbahay. Ah. Doon po kami dati nakatira. Pinalayas din kami doon. Bakit? Nisiraan po kami. Nagparabato din po yung bubong namin doon. At ano bang ginagawa ng mama mo doon? Wala po nang pong ginagawa si mama. Gusto nang po kalayasin kami doon. Diga naman po kami taga dito. Mayayabong daw po kami. Wala naman po kami pinapagyabang. Tainit lang daw po kami dito. Kahit dito sinundan pa rin kami. Pinagbabato yung bahay. Paggabi, yung araw-araw ng babato. Hindi ko manabot at madilim. Tulo lang pati po ako dito. Gabi sila ng babato? Mga isip ng tao. Hindi na naawa. Hindi na sila naawa. Paano yan ngayon? Punta mo yung may-ari ng bahay, kausapin mo. Ha? Nakitang tao lang si ate. Akala kong nangingi nga sa... Nagsabi nga po sa kanya na salamat at kinukup niya to. Tapos, naghanap pa siya ng charity vlogger na tutulong sa kanila sa pang-araw na pagkain, sa kapatid, at kung ano pa pwede nating maitulong. Tapos, agad-agad, nung nalaman na binavlog na, wala na. Palayas na agad. Baka akala eh, tutulungan na. Kaya pinaalis na kayo. Ha? Ano yan? Awa din po kay Papa't gano'n. Nakikita ko sa messenger na umiling lang po sa computer. Tapos inano sa akin ng kaibigan ko, payat na pauli-uli na lang. Asan na papa mo ngayon? Sa Quezon ako. Quezon? Saan sa Quezon? Mauban, Quezon. Mauban? Napunta ko na yung Mauban eh. Layo eh. Layo po. Pag si Papa, hindi naman po nananakati si Papa. Tawa lang siya ng tawa. Nagulin kahit utusan niyo po yung kahit 20 bayad niyo. Tatanggapin lang nun. Ilang taon na ba Papa mo? Ano sabi ko na si 55 na po ay. Tagal na po doon ako. 55 na po. Nakasakit niyo pa po? May diferensya po siya pag-iisip. Paano siya nagkaganon? Paano siya nagka-diferensya? Iniwan ni mama mo? Nakaisip po kay mama. Minsan nakita ko na nasa tabi, naiyak na lang si papa. Alam ni mama mo na gano'n ang karamdaman ni papa mo? Alam po mo, grabe iniwan. Ilan ba kayo magkakapatid? Tatlong po lang po yung pinaampun. Ha? Tatlong babae. Tatlong babae yung pinaampun? Sino nagpaampun? Ako lang. Ikaw lang? Yung baby po, yung panganak ni mama, di kayang buhayin. May sakit po sa puso yung kapatid ko. Pinampo ni mama. May sakit si papa. Pinampo na si babae sa si mama. Wala na kami. Ano, nalaman na may sakit si papa mo, lumayas na yung mama mo? Maliliit pa akong kapatid. Kasi na hindi na ako natawag, takawalak na po kami. Ang ate kong may anak na dalawa. 13 pa lang nagtatrabaho na sa amin sa Maynila. Nakagal na pagpadit sa Bicol. Nakakasawa dito. Namalit din ang asawa nung kananubayanan nun. Namalit din si ate. Sana sa Maynila, nag-asawa na din, kabata-bata pa yun. Nag-asawa at nahirapan na sa Tarbaho. Ilang taon na yung kapatid mo sa Maynila? 17 po. 13 pa lang din yung Tarbaho na, hiwalay-hiwalay na kami. Pero naman, sana tumutulog na lang sa nansangin kahit may bahay kami. Pwede kang manawagan dito, pag baka mapanood nila yung vlog na to. Yung mga kapatid mo, baka mapanood nila. Ano na pangalan? Anong gusto mo? Magpasundo ka sa mga kapatid mo? Wala nga po silang ano ay. Wala nga po yung sundin. Hirap din po naman sila.
Paano mo nakausap? Sa Messenger lang po. Nag-online lang po ako sa Messenger. Sa computeran po. Tapos? Po, hirap din po yun. Hirap din ang buhay dun. Mm. Anong pangalan ng ate? Ana Rose po. Ana Rose. Pwede kang manawagan? Ana Rose. Ana Marie, pwede kang manawagan sa mga kapatid mo. Ayun sa nanay mo. Mama, kunin na po kami dito. Ha? Kunin na po kami dito. Mahirap na ang buhay dito. Anong papadala? Yung yan, tigil na ng ano. Anong pangalan ng mama mo? Anong pangalan? Rosalie po. Rosalie. Nasaan si Rosalie ngayon, mama mo? Lucena po. Lucena. Andun din yung ate mo, di ba? Ano yun, magkahiwalay sila? Magkahiwalay po. Yung upahan lang din po sila doon. Wala din po nga maipadala. Tulad mo, payat din si mama. Stress din po sa asawa niya. Kaya kasama niya dalaki. May trabaho ba yung asawa niya ngayon? Mayroon po. Ano lang, gagawa lang ng mga paso. Paso? Pwede kang manawagan, Mary Jane. Panawagan ka oh, sa mga kapatid mo. Baka sakaling matulungan ka nila. Wala din po kayo, mga kapatid ko. Malay mo, may maawa sa iyo, sa inyo, mga kapatid. Anong pangalan nung isang kapatid mo na kasama mo dito? Jordan. Ha? Ano? Jordan. Jordan? Ilang taon na siya? 13. So, anong balak mo ngayon? Anong balak niyo? Balak naman po namin. Umalis na lang po dito. Pinamalit nga lang po kami dito. Pinabato-bato lang yung bubong. Yung mga tao dito yan. Sasama. Ano ba yun? Halos gabi-gabi binabato yung bubong niyo? Gabi-gabi po yung binabato. Kaya nga butas-butas ngayon. Nagbabarapat po nila. Malalaki yung bato po. Kahit ako magsulog, tutulog ako. Ang karabato, di na lang po na. Kung physics na lang ako dyan sa tabi, natatakot na lang ako ng tayo. Hindi ko naman po kayang ano yun yung mga binata na po ay. Manawagan ka doon sa may-ari ng bahay. Mary Jane. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala? Nagkaroon din po kami ng palayasin dito. Sabi mo, bigyan kayo ng budget para... Bigyan na lang po kami ng pamasahe para makauwi. Para makauwi kayo, kung pinapalayas kayo dito. Pinapalayas na lang kami dito. Paano nga kami makauwi? Tulong pumasahe. Kung gusto nila kami palayasin, bigyan kami nila ng pumasahe. Kung wala nga kami makain, palayasin pa dito. Kaya ganda-ganda ng usapan nila Ate Ritzy, saka yung may-ari ng bahay. Tapos bigla-bigla, pinapaalis na kayo? Paano yun kung hindi kayo mabigyan? Saka kayo pupunta kung pinaalis kayo dito? Sana mo po kang pupunta sa buong pinalayos nila. Kabili pa naman kami ng yero. Kakabit na sana namin ni Matman. Kuya Marlon. Ayan po mga kalinga po. Kakabit na lang sana namin. Kaso lang, nagbago isip ng may-ari ng bahay, pinapalis na sila dito. Biglaan. Nalugod pa uwiin. Ay, paano kin? Pasok ngayon? Saan ka pa pumapasok? Wala pong trabaho yung teacher. Pag wala pong trabaho yun, wala din po kong trabaho. Literal na teacher sa, lang po yun. Teacher lang siya. Sa school? Sa school ka na... Hindi po, yung amo po teacher. Ah. Ako po tag-alaga lang po ako ng bata. Ah, wala, anak niya? Wala po wala po siyang pasok. Mag-aalaga. Kung may pasok na, tatawamin lang po ako. Magkano naman yung isang araw mo? 150 lang po. Isang araw? Ayun, libre na lahat? Hindi pa.
pagkain lang po. Pagkain lang. Hmm. Ayun, mamasahe ka pa? Hindi po, maglalakad. Maglalakad lang. Hindi lang po, naglalakad lang ako. Tibig ko po yung mga alas ng upo. Mga yan, mga 5. Pag umalis kayo dito, problema, yung mga gamit nyo. Ang dadali nyo na lang yung gamit nyo, yung kabit nyo magkapatid. Hindi na ang dadali. Ha? Mga gamit. Doon, kaya mamili. Kaya mamili. Lakas ang buboses mo. Ha? Ano niluto mo? Gulay po. Saan ka nakakuha ng gulay? Yung kuwan, yung tinala ni Atris dito na ulam, na luto nyo? Ay, nakain nyo na? Ay, yung kapatid mo. Ay, yung kapatid mo. Ano yan dala mo? Ay, halika dito! Halika dito, bilis! Ano pa? Baba ka, baba! Anong dala mo? Jordan? Jordan! Senyor, baba ka, baba ka. Anong dala mo? Ano? Ano? Bigas. Kalakal? Ay, ba't wala na kayong bigas? Ayos yung bubong nyo. Ha? Pasok pa namin yung aso. Sinasaingan nyo din yung aso? Ano? Ilan pa yung aso mo? O mga kalingap, ito yung mga malalaking bato po yan, yan yung mga binabato pala, oh, lalaki oh. Ayan oh. Ayan oh, binabato, yung mga binabato daw nila. Oh, lalaki oh. Ayan. Yan tuwing gabi daw yan binabato. Yung bubong nila. Yan mga kalingap. May sabon pa kayo? May bigas? Meron na dyan? Yan, para makapaglaba kayo. May ulam na kayo, no? Marijin, maalis na kami ha. Babalik kami dito. Babalikan namin kayo kung anong resulta nung may-ari ng bahay. Ha? Ana Marie Mala. Ana Marie. Mary Jean. Napagkasunduan namin ni ano ni Kuya Nelson. Kung meron kaming pera next week na panggas diyan sa aming sasakyan, paano ka namin? Pahatid ka namin, no? Para kung sakasakali yung problema niyo ay paano masolusyunan? Masolusyunan niyo, masolve na niyo. Masolve na para hindi ka na mag-isip pa. Ngayon, maliit yung sasakyan kasi. Hindi kasi pwede yung mga gamit nyo. Kung gusto nyo kayo na lang ang i-atid namin. O yung mga damit nyo lang. Mga damit nyo lang dalhin nyo. O si Ana Marie, napag-usapan po namin ni Kuya Nelson na i-atid na namin sa ano, Lucena ba? Lucena. Malayo po kasi Quezon, yun. Lucena, Quezon. Oo, baka dalawang pultang tayo pabalikan. Sa ngayon pa po, wala po talaga kaming pera kasi wala pa naman kaming sahod sa YouTube. Wala pa po. Yung aming ayuda is na ipamigay na po namin lahat. Yan. At hindi naman po ganun kalakihan ang sahod namin sa YouTube channel namin ay ipagkalitin pa po yun. Yun. Kaya doon po sa mga nakakaunawa, nakakaintindi po na sobra-sobra po ang blessing dyan. At gusto nyo pong mag-share ng blessing ka na Mary Jane. Ana Marie. Ana Marie. Sorry po kay Ana Marie, sana yung ano namin, decision namin by next week is matupad o matuloy para ma-solusyonan na yung problema nilang magkakapatid kasi nakakaawa po kasi talaga sa totoo lang. Sa totoo lang po talaga. Masarap tumira sa sarili nyong bayan, sarili nyong bahay, wala ka ng problema. Ayan yung mga binato sa inyo, yung mga malalaking bato yan? Ang lalaki ng mga bato, pakita oh, mo kaya Milo, no? Yung mga binato, yung sa bubong. Ayan, lalaki, oh. Bahay nila. Lalaking bato, mabubuhat ba nila yan? Ibabato? Saan sila kumukuha ng bato para ibato sa bubong nyo? Ginagawa
dalawa po yung kaliyan yan, yung mga nakatimpong po. Yung nagbabato na pala po ito dito, yung bahay. Maulan na. Sige, ganun na lang, ano. Mauna na kami, Ana Marie. Ana Marie. Maulan na. Kasi mauulan na, parati yan. Na lang po kaming nauulan na. Shout out po sa lahat. Yan po. God bless, bye-bye po. So yun mga kalingap, paano pa to? Pinapalis na sila dito. Ay nung una namin vlog po, unang vlog ni Ate Ritz, pumayag na po yung may-ari ng bahay na dito muna sila tumira. Ngayon po, nung nalaman po na binablog na namin sila, eh nagbago ang isip nung may-ari ng bahay, pinapalis na sila ngayon. Siguro sa isip-isip niya, may tumutulong na sa kanila. Yun. At paano? Tapos biglang pinapaalis niya. Ayan mga kalingap. Ayan, nakakaawa naman po yung magkapatid. Ayan, yung mga ibang kapatid niya pala, pinag-aampon nila. Kaya watak-watak po sila ngayon mga kalingap. Nakakaawa naman sila magkakapatid. So yun mga kalingap, hanggang dito na lang. Sana matulungan natin sila. Ayun mga kalingap. Shout out po sa mga sponsors po natin mga kalingap. Ayan, sa mga subscriber po natin, yan shout out. Yan po. Sa Ritz Vlog, ay Ritz Angel, shout out po sa Ritz Vlog. Yan support po natin Ritz Vlog mga kalingap. Saka sa hindi nag-i-skip ads po, yan shout out. Maraming salamat. Yan kay Ma'am Haponisa, shout out kay Ma'am Japinay, yan shout out. Yan Lionel Vlog, shout out. Yan po kay Ate Susan, yan, Jun Palacio, yan, shout out. At sa lahat po ng viewers po natin, yan, bigalaw shout out po. Yan po mga kalingap. Kay Brother Kahelper, shout out Brother Kahelper, yan. Ingat ka dyan lagi. Yan po. Sa aking mga kapatid, yan. Shout out. Yan, sa asawa ko, shout out. Sa mga anak ko, yan, shout out po. Sa dalawa kong anak. Yan po. So yun, huwag po natin kalimutan po, support po natin Kuya Val Santos Matubang, yan, Kalingap Rab, so yun, at saka Ate Edna Vlog, siyempre sa akin channel mga kalingap, please subscribe din po, yan, maraming salamat, Nelson Vlog, yan po, yan, hanggang sa muli mga kalingap, see you next vlog, yan, God bless po sa lahat, yan, bye bye, thank you so much. Yeah.